We heard you say to your trainer, Jim Strickland, I can handle his punches, he's just too fast. Was that basically the story of the fight? Yeah, he was too fast. I started back late, but, you know, I mean, to go with a guy like Manny Pacquiao, shit. Ang labang Manny Pacquiao ng Pilipinas sa David Diaz ng Amerika ay tinaguri ang lethal combination. Pinaglabanan dito ang WBC World Lightweight title na naganap noong Hunyo ng taong 2008 at ginanap sa Mandalay Bay Hotel and Casino sa Mandalay Bay Event Center sa Las Vegas, Nevada. Ito ang laban ni Manny Pacquiao kung saan umakit nito na isa pang dibisyon. Matapos isa-isang pataubin ang mga kilalang Mexican fighter na sina Marco Antonio Barrera, Eric Morales at Juan Manuel Marquez, na mga dekalibring buksingero sa super featherweight division. Ayon sa pambansang kamao, isa itong napakamaksyong laban para sa kanya na magtatangkang maging kauna-una ang Pinoy at Asyanong buksingero na mananalo ng apat na titulo sa mundo ng professional boxing. I get this belt, first Filipino Asian boxers to get a 4 title belt. Pero handa si Diaz sa labang ibibigay ng ating pambato. At tiwala naman itong sapat ang kanyang kakayahan para pigilan sa laban si Pacman. I feel more to my advantage just because of the simple fact that that's just been my style of fighting. Pagamat na italang dihado sa laban kontra kay Pacquiao, hindi birong boksingero si Diaz na kilalang hindi umaatras sa bakbakan. Naging miyembro ito ng 1996 US Olympic team sa light welterweight division. At makailang beses itinanghal bilang kampiyon sa National Golden Gloves Competition. Nagtala din ito ng 26 na sudod na panalo sa kanyang pro boxing career bago malasap ang kanyang unang kabiguan noong 2005 sa kapwa Amerikanong si Kendall Holt via 8th round technical knockout. Kaya naman itinuring itong isang malaking banta sa ating pambato. Lalo pat isang natural na lightweight fighter si Diaz na may gustong patunayan sa kanilang laban kontra kay Pacman. This is a guy who has been going in different weight classes, beating up on people, and he's trying to do that at 135, and I think he's going to run to a little bit of I can prove it in March, on June 28th. Balikan natin ang naging laban ng ating kababayan kontra sa pinakaunang US champion na si Diaz na magtatagang pigilan ang isa sa makasaysayang laban ni Pacman. At alamin kung paano nga ba nakuha ni Pacquiao ang kanyang ika-apat na titulo sa apat na magkakaibang dibisyon matapos nitong wasakin ang Noy Tigasin at hari ng WBC Lightweight Division. Of some possible deterioration. Is he number one pound for pound? He'll try to make a statement here. Gaya ng mga naunang payag ng dalawang boksingero, naging ma-action agad ang bakbakan ni Pacquiao at Diaz sa unang 3 minuto ng laban. Palitan ng atake ang dalawang boksingero. Pero higit na mas pulido at solido ang mga suntok ni Pacquiao sa unang bahagi ng laban. He's not easy to put away in a cold freeze, and Pacquiao can't expect for anything to happen quickly here. Pacquiao's his boxing tonight. It's a lot different than I've ever seen him fight before. For the first time, he's got somebody that probably that he's faster than. Sa round 2, nagkaroon ng malalim sugat si Diaz, bunga na rin na maagang sunod-sunod na patama ni Pacman. Pero hindi ito naging dahilan para hindi lumaban si Diaz ng sabayan. Nakilalang hindi umaatras pagdating sa bakbakan. Caught Pacquiao right between punches. Lands a left hand on the chin again. This one a more glancing blow. Pacquiao with a big left hand lead over the top. And another uppercut. But he has not been landing. Those punches are not landing. Diaz is catching the punches for the most part. Yes. All those punches are blocked. And those. And there he is. But left hands over top. He's doing so many different things. He looks spectacular. And he's doing it against a southpaw after not having fought one for years. Big right hook by Pacquiao. Another big right hook right on the button by Pacquiao. Pacquiao again with that right hook, right uppercut combination. Tremendous work with the right hand by Pacquiao. Hooking and uppercutting just the same way we saw Andre Berto do it with his backhand last week.
shots from Diaz, and a third one as the round comes. Shot by Pacquiao. Diaz shakes his head as if to say to the referee, I'm okay. Sa round 5, mas naging mahirap na para kay Diaz ang laban dahil sa lumalaking sugat ito sa ilalim na bahagi ng kanyang kanamata na natamo sa round 4. Dahil sa patuloy na solidong pataman ni Pacquiao sa laban. Sa lumalambot na depensa ni Diaz sa laban, bakas na sa mukha nito na hindi talaga ito uubra sa bilis at lakas ng ating pambato. Pagamat aminado si Diaz na wala talaga itong magagawa sa pinapakitang bilis ni Pacquiao, malakas ang loob ng kampiyon na kaya pa rin niyang tapusin ng bakbakan. Dito na masasaksihan ng mga manonood ang kanilang kinatatakutan. At ito nga ang tuluyang matsyempohan na siya ni Pacquiao na luhang ikinabahala ng karamihan. Ang panalong ito ni Pacquiao ang nagbigay sa kanya ng WBC Lightweight title. Isang makasaysayang panalo sa isang makasaysayang laban. Na nagdukduk kay Pacquiao bilang kauna-una ang Pinoy at Asyanong boksingero na nagkamit ng apat na titulo sa mundo ng professional boxing. Money! Bigumang mga depensa ng kanyang titulo, hinangaan pa rin si Diaz dahil sa ipinakitang tapang ito sa laban kontra kay Pacman. Pagamat ayon kay Diaz, kaya pa raw niyang tiisin ang lakas ng suntok ni Pacquiao. Ang kakaibang bilis daw talaga ng pambansang kamao ang lubhang nagpahirap daw sa kanya sa kanilang laban. Between rounds toward the end of the fight, when we heard you say to your trainer Jim Strickland, I can handle his punches, he's just too fast. Was that basically the story of the fight? Yeah, he was too fast. Fucker was too fast. Sa ngayon, isa ng matagumpay na real estate broker si Diaz sa isang pribadong kumpanya sa Chicago, Illinois sa Amerika. Napatuloy pa rin binabalikan ang nakalipas na laban nito kay Manny Pacquiao. Dahil sa ito ang siya naging pinamalaking laban ni Diaz sa makulay na karera nito sa mundo ng pakikipaglaban.